Fail, follow, and done, follow. What are the differences coming up? Yeehaw! Welcome back mga kashabab sa Norman Iran 1 channel. Pag-usapan natin ang genetics at physical differences ng fail, follow, at done, follow lovebirds. Pag sinabing mga follows lovebirds, ito yung mga popular na lovebirds sa ngayon. Fail, follow, at done, follow lovebirds. Ano nga bang pinagkaiba ng dalawang lovebirds na ito? Ito ang aking isishare. Ito ay madaling tandaan at malaman mga kashababs. Simulan na natin. Ang fail, follow, at done, follow ay parehas na may pulang mata pero hindi sila mga ino. Bukod sa kulay ng mata, ang feathers o pakpak at body color ang isa pang pagkakaiba nilang dalawa. Ang mata ng fail follow ay reddish maroon na kulay at heavily bleached na kulay sa kanyang katawan. Sa mata naman ng done follow ay parehas din, ganun din, reddish na maroon pero solid at matingkad ang kulay nito na may dark na kulay sa pakpak at solid color naman sa kulay. Ito ang itsura ng mga done follow lovebirds. Done follow visual green series, done follow blue series, done follow far blue series. Yan ang kanilang kulay mga kashababs. Kumpara naman sa fail follow lovebirds na visual, ito naman ang kanilang kulay. Sa fail follow visual green series, sa fail follow blue series, at sa fail follow far blue series. Ito naman ang pinagkaiba ng dalawang fail follow at done follow mga kashabab sa kanilang pakpak. Sa nakikita nyo sa screen, ang fail follow ang kanyang main wings, kulay ng pakpak ay puti or something dark white. Sa done follow naman ang kanyang main wings o ang kanyang pakpak ay kulay itim. Nakikita nyo ang kanilang pinagkaiba mga kashabab. Mas solid dark yung sa done follow. Ito pa ang isang picture ng pakpak ng fail follow at done follow na sa far blue series naman. Fail follow, ayun po mga kasababs. At sa done follow, itim pa rin. Kahit na sa far blue series o green series o kahit na sa blue series na far blue or done follow, makikita natin ng pinagkaiba ng dalawang ibon. Makikita natin ng pinagkaiba ng dalawang ibon sa kanilang pakpak. Bukod pa dyan, ganun din sa paa ng fail follow at done follow. Sa fail follow lovebirds, ang kanilang paa ay pinkish color. Sa done follow naman, ang kanilang paa ay medyo darker ng konti, pinkish dark. Yun po ang kanilang pinagkaiba mga kashababs. Dumako naman tayo sa kanilang body color. Sa fail follow lovebirds, ang kanilang body color ay soft color. Sa done follow naman, solid po yung kanilang kulay mga kashababs or tingkad ng kulay ng kanilang katawan. Sa nakikita nyo sa both far blue series ng fail follow at done follow, makikita natin ang dalawang halos. Mas matingkad yung sa done follow, malabnaw naman yung sa fail follow. Done follow visual offspring. Para makapagpalabas ng visual done follow, ang mga paresa na kakailanganin natin ay ang mga sumusunod. Number 1, back-to-back done follow na visual. 100% ang lahat ng iaanak nito ay visual done follow. Number 2 na parisan.
done follow visual at split done follow. 50% maglalabas ng visual done follow ang parisan na ito, mga kashababs. Number 3, isa pang parisan ay ang split done follow at isa pang split done follow. Parehong hindi visual ang parisang ito, pero 100% sure kargado ng genes ng done follow, kaya maglalabas ng visual done follow ng 25% ang parisan na ito, mga kashababs. Fail follows visual offspring. Para makapagpalabas ng visual fail follow, halos parehas sa done follow ang mga parisan na kakailanganin natin. Ito ay ang mga sumusunod. Number 1, back-to-back na fail follow na visual. 100% ang lahat ng inaanak nito ay visual fail follow. Number 2, ito ay ang parisang visual fail follow at split fail follow. 50% maglalabas ng visual fail follow ang parisan na ito. Number 3, isa pang parisan ay ang split fail follow at isa pang split fail follow. Parehong hindi visual ang parisan ito, pero 100% sure na may kargang genes ng fail follow, kaya maglalabas ng 25% ang parisan na ito, mga kashababs. Ang tanong ng iba, papaano naman ang parisan ng done follow na visual at possible split done follow, o ang parisang split done follow at possible split done follow? Sa mga ilang breeder, ginagawa nila ang prosesong ito para makapagpalabas ng visual done follow o pale follow. Kaso hindi tiyak ang paraang ito. Tinatawag itong test breeding, mga kashababs. Pwedeng makapagpalabas sila ng visual na follow o pwedeng hindi dahil walang kargang genes ng follow ang possible split done follow na kanilang ipinares. Kaya tinitest breed nila ito, mga kashababs. Hindi gaanong nirerekomenda ang ganitong parisan sa iba kasi kakain at kakain ng oras at panahon. Sa mga breeders na may ilang pares na follows, pwede nilang gamitin ito at pwede nilang palitan kung talagang walang kargang genes ng follow ang kapares. Yung sa iba, para makamura, i-breed nila ay split done follow at possible split done follow. Depende uli yan kung sa legit breeder sila nakabili o nakakuha, kasi siya lang nakakaalam ng parents ng may kargang follows. Tips: ang tahimik na kalikasan ay nagsisilbing proteksyon ng ating mga alagang ibon, at ang bawat huni ng mga ibon ay nagbibigay saya at sigla sa ating mag-iibon. Sa lahat ng nag-subscribe, maraming salamat po, mga kashababs. At kung nakatulong ang video ng ito, paki-thumbs up. At kung hindi man, paki-thumbs up pa rin, mga kashababs. At huwag kalimutang i-share at i-like at pa-subscribe sa mga hindi pa po nagsusubscribe. Maraming salamat, mga kashababs.